po. Yeah. Kumusta po kayo? Buti po. Before we start, manalangin po tayo. Banal at mahabagin aming amang Diyos, nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong kamangamangang biyaya dahil kami ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Kami ay nasa harapan ng Panginoon. Pakiusap, samahan ninyo po kami upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pakiusap, samahan ninyo po lahat ng brothers and sisters upang maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng natitirang buhay. And maraming salamat sa inyong biyaya dahil we conducted this 3-4 Bible seminar noong linggo. Kaya mga ilang kaluluwa ay naligtas, nananampalataya kami. Ngayon, kung walang brothers and sisters dito, pakiusap, samahan ninyo po sila upang babalik sa aming graceful fellowship. Kung walang tulong ng Espiritu Santo, hindi namin maunawaan ang salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Kaya kami ay nagtitiwala sa inyong kapangyarihan at biyaya. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Buksan po natin sa mga awit chapter 116. Mga awit chapter 116. Verse 12. Mga awit chapter 116, verse 12. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kami ay nagpa-aral tungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya today also, ang pamagat ng sermon ay ang buhay na isinusukli sa biyaya ng Diyos. Ito ay today subtitle, Tulong. Kung walang tulong ng Diyos, walang tao upang mabuhay, kaya lahat ng tao ay kailangan ng tulong ng Panginoon. Nilikha ng Diyos, lahat ng tao, kaya lahat ng tao ay nabubuhay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, pero maraming kaluluwa, maraming tao ay hindi nila alam ang biyaya ng Diyos. Kaya sila ay hindi naligtas. Kaya walang biyaya, walang peace sa kanyang puso, sila ay nabubuhay. Pero kayo at ako ay naligtas sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay nabubuhay sa harapan ng biyaya ng Diyos. Ito ay kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Kaya today, we are going to consider tungkol sa tulong. Ngayon po ay pag-iisipan natin ang tungkol sa tulong ng Diyos. Sa unang Samuel, may nilalaman tungkol sa digmahan.
Pagitan ng Israel at Philistine. At the time, si Samuel ay nanalangin sa Diyos, kaya may tulong ng Panginoon, kaya Israel defeat Philistine. At the time, si Samuel, sinabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Kaya Israelita defeat ibang bansa sa digmaan. Kaya sinasabi ng unang Samuel chapter 7 verse 10, ang Panginoon ay nagpa kulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Israel. Dito, tingnan mo natin sa versikulo 12, ang mga Awit chapter 116 verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? We know some writer dito, most of people know and think King David recorded. Alam po natin na ang umawit po ng mga awit na ito ay alam po niya ang maraming mga bagay. At dito po si Haring David ang sumulat nito. He was suffered because of ibang tao, especially si Haring Saul and his son also persecuted him. Siya po ay nagdusa sa maraming mga tao, lalo na po sa kay Haring Saul. At pati po yung kanyang anak ay umusig sa kanya. Even though he was suffered, he realized and he was helped from God. That's why he bowed sa harapan ng Panginoon, I will pay biyaya ng Diyos. Kaya nga po, kahit na siya po ay nagdurusa, siya po ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At ito po ay nalalaman niya, kaya po siya ay may katapangan na nagsasabi, susuklian niya ang biyaya ng Panginoon. Kaya hanggang sa kanyang kamatayan, he could serve the Lord and he was prayed sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po hanggang kamatayan, nagawa po niyang paglingkuran ang Panginoon at siya ay pinuri sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia, mga Gawa chapter 13 verse 36, si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling saninahi ay namatay. Ito ay praise from the Lord, and because he served the Lord hanggang kanyang kamatayan. Kaya today, let's consider tungkol sa nilalaman ng Jabes Gilead. Jabes Gilead inheriting people of Jabes Gilead. Ngayon po ay pag-iisipan natin yung tungkol po dun sa mga tao noon sa Jabes Gilead. Buksan po natin sa Unang Samuel. Chapter 31. Unang Samuel, chapter 31. Unang Samuel, chapter 31, verses 7 to 13. 31, 7 hanggang 13. Babasahin ko po. Nang makita ng mga kalalakihan ng Israel
na nasa kabilang dako ng Libis at ng mga nasa kabila ng Jordan, na ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas, at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay na, kanilang iniwan ang kanilang mga lungsod at tumakas. At dumating ang mga Pilisteyo at naninirahan sa mga iyon. Kinabukasan, nang ang mga Pilisteyo ay dumating upang hubaran ang mga patay, natagpuan nila si Saul at ang kanyang tatlong anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga baluti, at nagpadala ng mga sugo sa buong lupain ng mga Pilisteyo upang dalhin ang mabuting balita sa kanilang mga diyos-diyosan at sa mga tao. Kanilang inilagay ang kanyang baluti sa templo ni Astarte, at kanilang ipinako ang bangkay niya sa pader ng Bethshan. Ngunit nang mabalitaan ng mga naninirahan sa Jabes Gilead ang tungkol sa ginawa ng mga Pilisteyo kay Saul, lahat ng matatapang na lalaki ay tumayo at nagsilakad sa buong gabi, at kinuha ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak sa pader ng Bethshan. At sila'y pumunta sa Jabes at kanilang sinunog doon. Kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarsiko sa Jabes, at nag-ayuno sila ng 7 araw. Yeah. Tingnan po natin sa versikulo 7. Nang makita ng mga kalalakihan ng Israel na nasa kabilang dako ng Libis at ng mga nasa kabila ng Jordan, na ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas, at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay na, kanilang iniwan ang kanilang mga lungsod at tumakas, at dumating ang mga Filisteo at naninirahan sa mga iyon. Dito, tingnan po natin sa si Saul at ang kanyang mga anak ay patay na. Kung gayon, ano ang pangalan ng mga anak ni King Saul? Tingnan po natin sa versikulo 2. Versikulo 2. Then the Philistine followed the herd after Saul and his sons, and the Philistine killed Jonadab, Abinadab, and Malchishua, Saul's sons. Inabutan ng mga Pilisteyo si Saul at ang kanyang mga anak, at pinatay nila sina Jonathan, Abinadab, at Malchishua na mga anak ni Saul. Yeah, dito, we can know King Saul and his 3 sons died in battle with Philistine. Makikita po natin dito na si Saul at ang kanyang 3 anak ay namatay sa digmaan sa pagitan ng Pilisteyo. Yeah. Tingnan po natin sa versikulo 8, kinabukasan nang ang mga Pilisteyo ay dumating upang hubaran ang mga patay, natapuan nila si Saul at ang kanyang 3 anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Yeah. Dito, sinasabi ng Biblia, they were dead in bundok ng Gilboa. Dito sinasabi po na sila ay natagpo ang patay doon sa bundok ng Gilboa. Yeah. Kung ngayon, upang maunawaan ang nilalaman ito, we need to know location, lugar. Para po mas maunawaan po natin ito, kailangan nating malaman kung saan ba ang lugar na ito. Dito, ito bansa ng Israel. Israel. And ito, Lake of Galilee. And ito, Dead Sea. And dito, meron Jordan River.
ito Jordan River. And Philistine, the Bansanang Philistine is located dito, Philistine. And where King Saul and his sons died, where? At saan po rito namatay si Saul at ang kanyang mga anak? Gilboa. Anong mountain? Gilboa. Gilboa. Mountain? Gilboa. Dito. Mountain? Gilboa. Dito. And Jabes Gilead buried King Saul and his son's corpse, Sambo, Bethsan. At inilibing po ng mga taga Jabes Gilead yung mga bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak sa Bethsan. Bethsan. Eh, dito, Bethsan. Is located dito, Bethsan. Yeah. And Meron, Jordan River dito. And Jabes Gilead, people of Jabes Gilead, they lived from Jordan sa eastern lugar. At yung mga taga Jabes Gilead ay nakatira sa silangang bahagi ng Jordan. Jabes Gilead. They lived here. And dito, at the time, there was water overflow. At nung panahon po na yon, yung tubig dito sa Ilog Jordan ay umaapaw. Pero, they heard King Saul and his sons died. That's why they passed through and they buried the corpses under the ground, under the tree. Pero narinig po nila na namatay na si Saul at ang kanyang mga anak. Kaya po sila ay pumunta at kinuha nila at inilibing ang mga bangkay nila Saul sa ilalim ng isang puno. Yeah. Saul and his sons died here and they were buried here. Kaya po, dito namatay si Saul at dito po sila inilibing. Yeah. Jabes Gilead people and buried corpses of Saul and his sons. Diyan po, inilibing ng mga taga Jabes Gilead yung bangkay nila Saul at ng kanyang mga anak. And tingnan po natin sa versikulo 9 hanggang 13. 9 hanggang 13. Verse 9 hanggang 13. Tingnan po natin sa versikulo 12. Lahat ng matatapang na lalaki ay tumayo at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak sa pader ng Bethsan at sila'y pumunta sa Jabes at kanilang sinog doon. Even though there was danger, they visited sa Bethsan. Bethsan, they buried corpses sa under the ground. Kahit po mayroong panganib, sila po ay tumungo doon at kinuha nila yung mga bangkay at inilibing nila sa lupa. Yeah. Kung gayon, baki sila nakipag sa palaran upang maglibingan? About this question, meron sagot, Unang Samuel chapter 11. Buksan po natin sa Unang Samuel chapter 11. Versikulo 1 hanggang 11. Unang Samuel chapter 11 verses 1 hanggang 11. Unang Samuel chapter 11 1 hanggang 11, nandito po yung kasagutan. Babasahin ko po.
Pagkalipas ng halos isang buwan, sumalakay si Nahas na Ammonita at kinubkob ang Jabes Gilead at sinabi kay Nahas ng lahat ng lalaki sa Jabes, makipagsundo ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. Ngunit sinabi ni Nahas na Ammonita sa kanila, makikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo sa akin ang inyong mga kanang mata upang mailagay sa kahiyan ang buong Israel. At sinabi sa kanya ng matatanda ng Jabes, bigyan mo kami ng palugit na 7 araw upang kami ay makapagpadala ng mga sugo sa buong nasasakupan ng Israel. At kung wala ngang magliligtas sa amin, ibibigay namin ang aming sarili sa iyo. Nang dumating sa Gibeya ang mga sugo kay Saul, ibinalita nila ang bagay na ito sa pandinig ng taong bayan at ang buong bayan ay umiyak ng malakas. Noon, si Saul ay dumarating mula sa bukid sa hulihan ng mga baka at sinabi ni Saul, anong nangyayari sa taong bayan at sila'y umiiyak? Kaya't kanilang sinabi sa kanya ang balita ng mga lalaki mula sa Jabes. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang lumukob kay Saul nang kanyang marinig ang mga salitang iyon. At ang kanyang galit ay lubhang nag-alab. Siya'y kumuha ng 2 magkatuwang na baka at kanyang kinatay at ipinadala niya ang mga piraso sa lahat ng nasasakupan ng Israel sa pamamagitan ng mga sugo na sinasabi, sino mang hindi lumabas upang sumunod kina Saul at Samuel ay ganito rin ang gagawin sa kanyang mga baka. At ang takot sa Panginoon ay dumating sa mga tao at sila'y lumabas na parang iisang tao. Nang kanyang tipunin sila sa Bezek, ang mga anak ni Israel ay 300,000 at ang mga lalaki ng Huda ay 30,000. At sinabi nila sa mga sugong dumating, ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Jabes Gilead. Bukas, sa kainitan ng araw, ay magkakaroon ng kaligtasan. Nang dumating ang mga sugo at sabihin sa mga lalaki sa Jabes, sila ay natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Jabes, bukas ay ibibigay namin ang aming sarili sa inyo at maaari ninyong gawin sa amin ang lahat ng inaakala ninyong mabuti sa inyo. Kinabukasan, inilagay ni Saul ang taong bayan sa 3 pangkat. Nang sila'y pumasok sa gitna ng kampo nang mag-umaga na at pinatay ang mga Ammonita hanggang sa kainitan ng araw. Ang mga nalabi ay nangalat anupat walang 2 naiwang magkasama. Kaya nito, tinalo ni Haring Saul ang mga Ammonita na umuksa sa Jabes Gilead. Hindi kinalimutan ng mga taga Jabes Gilead ang biyaya ni Saul. Kaya nang namatay si Saul, nakipag sa palaran sila na dalhin ang mga katawan at ilibing ito. Jabes Gilead repaid ang biyaya ni Saul. Yung mga taga Jabes Gilead ay sinuklian ang biyaya na nagmula kay Saul. When Ammonites invaded sa Jabes Gilead, King Saul helped them. That's why they could be alive. Nang sakupin ng mga Ammonita ang Jabes Gilead, si Haring Saul ay tumulong sa mga taga Jabes Gilead. Kaya nga sila ay nanatiling buhay. Actually, physically, they could be alive through help of King Saul. Ito ay biyaya. Sa physical, sila po ay nanatiling buhay dahil sa tulong ni Haring Saul. Ito po ay biyaya. And then, Jabes Gilead didn't forget about help from King Saul. At hindi po nakalimot ang mga taga Jabes Gilead sa tulong na ibinigay sa kanila ni Saul.
What about brothers and sisters ating buhay? Paano naman po sa buhay natin na mga brothers at sisters? Yeah. Until now, we have been helped from the Lord. That's why we are living, and especially we were saved. That's why we have hope to enter the heaven. Hanggang ngayon po, tayo po ay tinutulungan ng Diyos. Kaya nga po, tayo ay nabubuhay at tayo ay naligtas. At tayo po ay mayroong buhay na pag-asa na tayo ay makakapunta sa langit. They were rescued from King Saul. King Saul, it is helpful physically. However, we have been helped not only physically, but also spiritually, we have been helped. Sila po ay tinulungan ni Saul sa physical. Pero tayo po ay tinutulungan ng Diyos, hindi lamang sa physical, at iniligtas din po tayo sa spiritual. Kaya tayo po ay tumanggap din ng spiritual na tulong. In Psalms chapter 94, verse 17, sinabi ng rekodo, kung ang Panginoon ay hindi ko naging saklolo, ang kaluluwa ko'y maninirahan na nasa sa lupay ng katahimikan. Dito, katahimikan ay tumutukoy pagkatapos ng kamatayan, sila ay nasa imperno. Katahimikan. Kung walang tulong ng Panginoon, siya ay nasa imperno. Kung walang tulong ng Panginoon sa atin, walang pag-asa, walang pananampalataya, walang kaligtasan, ngayon sigurado tayo ay hindi masaya spiritually. May pag-asa, ito ay magpakailanman. Kung walang tulong ng Panginoon, tayo ay hindi naligtas. Then, kung walang tulong ng Panginoon, we cannot have fellowship with the brothers and sisters, mahalagang mga kapatid. Kung walang tulong ng Panginoon, walang chance upang minister maglikod para sa Panginoon. Sigurado, kung walang tulong ng Panginoon, spiritually, tayo ay namamatay. Pero, sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, tayo ay nabubuhay spiritual, mapakailanman. Ito ay kamangha-manghang biyaya ng Diyos, tulong ng Diyos. Buksan po natin sa Unang Samuel chapter 7, verse 12. Unang Samuel chapter 7, verse 12. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mizpa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. When Philistine invaded Israelites, see Samuel prayed to the Lord and ang Panginoon ay tulungan. Kaya,
Israel defeat Philistine. Nang ang mga Filisteo ay sakupin ang mga Israelita, si Samuel ay nanalangin at sila ay tinulungan ng Diyos at natalo nila ang mga Filisteo. Kaya si Samuel, sinabi niya dito, tingnan po natin sa huling bahagi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Brothers and sisters, hanggang dito tayo ay tulungan mula sa Panginoon. Kaya tayo ay naligtas, tayo ay may pag-asa upang makapasok sa langin. Ito ay kamangha-manghang tulong ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 3 and 4. Babasahin ko po. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel. Kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga Astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Kung gayon, how can we praise the Lord and we can be thankful to the Lord about tulong ng Panginoon? Kung ganun, paano po natin pasasalamatan at papupurihan ang Panginoon para sa mga tulong? Sa pamamagitan ng mga nilalaman dito na ito, we can receive a lesson. Israelites could be blessed and helped because they serve the Lord with all their heart. Dito po matututo po tayo ng isang aral na ang mga Israelita ay pinagpala at tinulungan ng Diyos dahil buong puso nilang pinaglingkuran ang Panginoon. Yeah. Tingnan po natin sa versikulo 3. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso ay inyong alisin ang ibang mga Diyos at ang mga Astarot na nasa inyo, tinuon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo'y malingkod at ililitas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Dito we can receive lesson. Israelites had a sincere heart to Jesus. They forsook throughout Jesus. At the time, they could help from the Lord. Dito po matututo tayo ng isang aral. Yung mga Israelita ay inalis nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan at buong puso sila buong puso nilang hinanap at sila ay buong pusong naglingkod sa Panginoon. Brothers and sisters, if you have the things you like more than Panginoon, it can be Diyos Diyosan. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga bagay na para sa inyo ay mas mahalaga pa para sa Panginoon, ito po ang inyong mga Diyos Diyosan. Brothers and sisters, may salita ng Diyos and bagay na sanibutan, alin gusto ninyo salita ng Diyos ang mga bagay na sanibutan, alin po? Brothers and sisters, do you have the things you like, the things more than Panginoon? Kung ngayon ito ay Diyos Diyosan. Mga kapatid, mayroon po ba kayong mga bagay na para sa inyo ay mas mahalaga pa para sa Panginoon? Kung ganun, ito po ay mga Diyos-Diyosan. Sigurado, ang Diyos ay may kapangyarihan. Kaya, ayon sa ating pananampalataya, ayon sa ating puso, He can help us and He can guide us. Ang Panginoon po ay mayroong kapangyarihan. Kaya nga ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa ating pananampalataya,
Kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong saklulohan. Here we can find out first the Israelites repent to the Lord and then prophet Samuel pray to the Lord. Dito po makikita natin na ang mga Israelita ay nagsisi muna at ang si propeta Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 9. Kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog bilang buong handog na sinusunog sa Panginoon. Tumaing si Samuel sa Panginoon para sa Israel at ang Panginoon ay sumago sa kanya. Yeah. When Samuel prayed to the Lord, God answered. Pakipo. Nang si Samuel ay nanalangin sa Panginoon, ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Bakit po? Because Israelites threw out Diyos-Diyosan and then they served the Lord with their all their heart. Dahil itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga Diyos-Diyosan at sila ay naglingkod sa Panginoon ng kanilang buong puso. Brothers and sisters, did you experience hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon? Mga brothers at sisters, naranasan na po ba ninyo na hanggang dito ay tinutulungan tayo ng Panginoon? Ito ay dahil ang Diyos ay ang Diyos ng Ebenezer. Dahil ito po, dahil po dito ay ang Diyos ay ang Diyos ng Ebenezer. Ang Ebenezer ibig sabihin ay hanggang dito ay tinulungan tayo ng Panginoon. Sa ating buhay, sa ating Christian life, when we experience tulong ng Panginoon, we can, yeah, tayo ay maring magtiwala sa Panginoon kasama ng buong puso. Brothers and sisters, pakiusap, experience maraming beses patuloy ang Diyos ng Ebenezer. Ang Diyos ay ang Diyos ng Ebenezer. Hanggang dito, siya ay tulungan. Especially, we was so difficult. He helped and He was with us. Lalo na po, kapag tayo ay labis na nahihirapan, siya po ay nandyan at tumutulong sa atin. Kung walang pagdurusa sa ating buhay, medyo mahirap upang magtiwala sa Panginoon. Pero kung may maraming pagdurusa o malaking pagdurusa sa ating buhay, we can rely on the Lord more. Kung tayo po ay mayroong maraming pagdurusa o malaking pagdurusa, tayo po ay mas aasa sa Panginoon. Sa mga cell group fellowship, we shared isang halimbawa. Ito ay footprint in the sand. Sa cell group fellowship po, ibinahagi po natin ito, yung footprints in the sand. Yeah, gusto ko i-introduce sa inyo. Isang gabi, ako ay nanaginip. Habang ako ay naglalakad sa talampasingan kasama ng Panginoon, sa kabila na madilim na kalangitan ay nagpakita ang mga pangyayari mula sa aking buhay. Sa bawat pangyayari, napansin ko ang dalawang pares ng mga bakas ng paa sa buhanginan. Ang isa ay sa akin at ang isa ay sa aking Panginoon. Pagkatapos ng huling pangyayari ng aking buhay na nagpakita sa aking harapan, lumingon ako sa likuran ng mga bakas ng paa sa buhanginan. Napansin ko na sa maraming pagkakataon sa landas ng aking buhay,
lalo na sa pinakamahirap at malungkot na panahon, mayroon namang isang pares ng mapakas na pa. Ako ay talagang dagdamdam dito, kaya tinanong ko ang Panginoon tungkol dito. Panginoon, sinabi mo nang ako ay nagpasya na sundin ka, ikaw ay lalakad na kasama ko hanggang sa huli. Ngunit, napansin ko na sa panahon ng malungkot at pinakamahirap na pagkakataon sa aking buhay, mayroong naman isang pares ng mga bakas ng pa. Hindi ko maintindihan kung bakit nang sa panahon higit na kinakailangan kita, iniiwan mo ako. Siya ay bumulong. Mahal kong anak, iniibig kita at hindi kita iiwan kailanman. Hindi kailanman sa panahon ng mga paghihirap at pagsubok. Nang makita mo ang isang pares lamang ng mga bakas ng paa, ito ang panahong binuhat kita. Sa ating Christian life, kung walang pagdurusa, kung walang mahirap bagay, kung ngayon tayo ay masaya, ito ay physically masaya. Pero God allows maraming mahirap bagay and pagdurusa. Pag-ibo, ne? Siya ay kasama natin. Ne? Especially kung may so difficult situation, kung ngayon, siya ay carry us. Ne? Kapag po tayo ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, tayo po ay binubuhat ng Panginoon. Ang panahong binuhat kita. Pakiusap, mananampalataya, ang Panginoon ay kasama natin patuloy. Dahil tayo ay naligtas and may pananampalataya sa ating puso, kaya ang mga matuwid ay nabubuhay ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa sitwasyon. Brothers and sisters, pakiusa manampalataya sa Panginoon. Hindi siya ay iiwan. Hindi tayo ay iiwan. Siya ay kasama natin. Kaya si Apostle Pablo also testified sa Unang Korinto chapter 15 verse 10, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya we can serve the Lord hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan natin, hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, we can serve the Lord dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya some writer testified, Psalm chapter 121, verses 1 and 2, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bangsaklolo ay saan mangkagaling? Ang saklolo sa akin ay buha sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Only Panginoon. Ang Diyos ay
tulong ng Panginoon. Kaya Psalm writer, naisulat siya, Psalm chapter 146 verse 5, Maligaya sana ang saklo ay ang Diyos ni hako na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Kaya tayo ay hindi magtiwala sa sanlibutan. Tayo ay hindi magtiwala ng tao. Tayo ay hindi magtiwala sa physical na bagay. Ilagay natin ang pag-asa sa ating puso at napapasalamat sa Panginoon tungkol sa biyaya ng Diyos patuloy. Kaya lahat ng anak ng Diyos ay blessed, napapala sa harapan ng Panginoon. Kaya today, let's consider kung gayon, paano, how to pay biyaya ng Diyos? Ngayon po ay pag-iisipan natin, paano ba natin susuklian ang biyaya ng Panginoon? Ngayon, we cannot see God. Ngayon po, hindi natin nakikita ang Diyos. Kung gayon, how to pay and how to help Panginoon? Kung ganun, paano po natin susuklian ang Panginoon? Already, we have been helped from God. That's why my puso to pay, to serve the Lord. Tayo po ay nakatanggap na ng tulong mula sa Panginoon. Kaya nga tayo ay mayroong puso na maglingkod at suklian ang Panginoon. Kaya, if we help another people, ito ay repay sa Panginoon. Kaya po kung tayo ay tumutulong sa ibang mga tao, ito po ay pagsukli sa Panginoon. Kaya Mateo chapter 25 verse 40, Yamang kinawa ninyo ito sa isa sa pinakamali sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo kinawa. If we help another brothers and sisters, it is helping, it is serving the Lord. Kung tayo po ay tumutulong sa ibang mga brothers at sisters, ito po ang pagsukli. Ito po ang pagsukli sa biyaya ng Panginoon. Buksan po natin sa Unang Juan chapter 3. Buksan po natin Unang Juan. Unang Juan chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Unang Juan chapter 3 verse 17. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Brothers and sisters, do you have mind to help? If there are brothers and sisters who are poor or difficult? Mga kapatid, mayroon po ba kayong mga pag-iisip na tumulong kapag mayroong mga kapatid na naghihirap? Sigurado, may puso. Sigurado po? Tulungan brothers and sisters if they are poor. Sigurado po na mayroon tayong ganitong puso na tumulong sa mga brothers and sisters kapag sila ay naghihirap. Ayon sa Biblia, ayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng Kristiyano, lahat ng mga anak ng Diyos, we should be diligent, we should work hard. Ayon po sa sinasabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay dapat may ganitong puso na masigasig at magkaroon ng mainit na puso. Pero kung may mga brothers and sisters, they cannot walk
If so, that's why if they are poor, if so, we need to help them. Kaya nga po kapag mayroong mga brothers and sisters na hindi makapagtrabaho at sila ay naghihirap, kailangan po natin silang tulungan. Sigurado, my puso and my soul, upang tulungan mga brothers and sisters kung sila ay mahirap. Pero sinasabi ng Biblia dito, tingnan po natin sa versikulo 17, ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasaruhan niya ito ng kanyang damdamin. Actually, may puso pero ating katawan, laman, ayaw. At the time, we need to follow ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Kaluluwa. Ayon sa puso natin. Pero physically, ayaw. Kaya kapag tayo ay nabubuhay ayon sa pananampalataya, we can do, we can help another brothers and sisters when we find mga brothers and sisters na mahirap, mahirap. Actually, ating laman would like to receive from another people. Sa katunayan po, yung ating laman, ang gusto natin ay makatanggap mula sa ibang mga tao. Yeah, pero, brothers and sisters, we received grace and love from the Lord. That's why may puso sa ating kaluluwa, may puso upang tulungan ang mga brothers and sisters mahirap situation. At the time, God is preserving children of God, and through another way, God can help brothers and sisters who are difficult. Sa mga ganitong sitwasyon, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak, at ang Diyos ay gumagamit ng ibang mga paraan upang matulungan niya ang mga brothers at sisters. That's why we need to check brothers and sisters situation. Dahil mahirap situation, if there are brothers and sisters who cannot serve the Lord, we need to help them and we need to guide them. Kaya nga, kailangan po nating kumustahin ang sitwasyon ng mga brothers at sisters. Kung mayroong mga brothers and sisters na nahihirapan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin silang tulungan at kailangan po natin silang gabayan. We have love of God, that's why we can help another brother and sisters. Meron po tayong pag-ibig ng Diyos, kaya nga magagawa nating tulungan ang mga brothers at sisters. Buksan po natin sa Ikalawang Korinto chapter 8. Ikalawang Korinto, chapter 8. Verses 14 and 15. Ikalawang Korinto, chapter 8, 14 hanggang 15. Ikalawang Korinto, chapter 8, verses 14 and 15. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyong kasaganaan sa kasalukuyang panahon ang magpuno sa kanilang kakulangan upang ang kanilang kasaganaan ay magpuno sa inyong pangangailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi nagkaroon ng labis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. It is
Ang kalooban, ito ay ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung may mga kapatid na mahirap situation kung ngayon, tingnan po natin sa versikulo 14, sa huling bahagi, upang magkaroon ng kakakapantay-pantay. Yeah. Lahat ng brother Jensi, ito's naging isang katawan ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay naging mga kapatid. Kaya we need to know brother Jensi, ito's situation. Yeah. And tingnan po natin sa versikulo 15, kaya nang nasusulat ang nagtipon ng marami ay hindi nakaroon ng labis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Perisikulo na ito ay tumutukoy mana sa wilderness. Israelita ay nabuhay sa wilderness. 40 years. Ang talata po na ito ay tumutukoy sa mana. Ang mga Israelita po ay nabuhay sa ilang sa loob ng 40 taon. Sa panahon yon, God provided mana sa Israelita. Kaya, they could not be hungry. They could serve the Lord. However, Israelites complain Moses at Panginoon. Kaya nga po, nung sila ay nasa ilang, sila po ay binigyan ng Diyos ng mana. Kaya po sila ay hindi nagutom upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Ganun pa man, sila ay nagreklamo kay Moses at sa Panginoon. Sa wilderness, in the early morning, Israelites collected manna. At the time, some people collected marami, some people collected konti lang. Pero pagkatapos ng collection, that was equal. Sa ilang, yung mga Israelita po ay namumulot ng manna sa tuwing umaga. Pero pagkatapos po nilang makapamulot ng mana, yung mga kumuha ng marami at yung kumuha ng kaunti, pagkatapos nilang mamulot, ito po ay pantay-pantay. Yeah. Pantay-pantay. Yeah. Sila ay nakaroon ng pagkakapantay-pantay. Yeah. Ito ay ang biyaya ng Diyos sa ilang mga kapatid nakaroon konti lang mana. Yeah. Ito ay biyaya. Tingnan po natin sa versikulo, mga awit, chapter 37. Tingnan po natin, mga awit, chapter 37. Mga awit, chapter 37, verse 23. Mga awit chapter 37, verses 23 hanggang 26. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. Gayunman, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Siya ay laging nagpapahiram at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. Yeah. Ako ay 19 versikulo 23 and 24 sa may mahirap situation ko.
Naintindihan ko po ang verse 23 at 24 sa mga mahirap na sitwasyon ko. Before I was assigned bilang pastor, I was office man at the time. I was so difficult because of my IMF. Bago po ako naging pastor, ako po ay nagtatrabaho sa opisina. At noong mga panahon na yun, ako po ay labis na naghihirap. At the time, I tried to go to America. Noong panahon na yun, sinikap kong pumunta sa Amerika. At the time, I had counseling with isang pastor. He gave these verses sa akin. That's why I heard these verses, versículo 23 and 24. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatak at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang alalay sa kanyang kamay. Yeah. Kaya hanggang ngayon, yeah, hanggang ngayon, hanggang dito, yeah, ako ay ako. Yeah. Ako ay naging pastor. Ito ay amazing biyaya ng Diyos. Because I can deliver the word of God for maraming tao. Nang ako po ay naging pastor, ito po ay napakalaking kamangha-manghang biyaya ng Panginoon dahil nagagawa ko pong magbahagi ng salita ng Diyos sa maraming tao. Kung ako ay nasa Amerika yayon, sigurado yayon walang biyaya and aking pananampalataya ay mahina kaya so difficult sa aking kaluluwa. Pero yayon, ako ay masaya and ako ay napapasalama sa Panginoon dahil araw-araw nagnarasan ko maraming biyaya at pag-ibig ng Diyos dahil I heard mga versikulo na ito. God gave mga versikulo na ito para sa akin. Ito ay biyaya ng Diyos. And may pangako ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 25. Ako'y naging bata at yayo'y matanda na. Gayun may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Yeah. Brothers and sisters, do you believe versikulo na ito? Do you believe? Mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa talata na ito? If you follow ang mga salita ng Diyos, sigurado, God will help us. Kung tayo po ay susunod sa salita ng Diyos, sigurado na tutulungan tayo ng Diyos. That's why you can testify, hanggang dito, ako ay ako, you can testify. Kaya po, magagawa nating magpatotoo na hanggang dito, ako ay ako. And you can testify, ang Diyos ay ang Diyos ng Ebenezer. Sigurado. Yeah. Kung walang pagkain, kung ngayon, God will guide ibang tao to help you yeah. When you rely on the Panginoon. Kung wala pong pagkain, siguradong gagabayan ng Diyos yung ibang tao upang matulungan kayo. Tingnan po natin sa versikulo 26. Siya ay naging mapagbigay at nagpapahirang at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. Yeah. Dahil sa tulong ng Panginoon.
Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 3. Mga Kawikaan chapter 3. Kawikaan chapter 3 verses 27 and 28. Chapter 3 verses 27 hanggang 28. 27 and 28. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan. Kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay, huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang, at bukas ako magbibigay. Gayong mayroon ka naman. Tingnan po natin sa versikulo 27. Do not withhold good from those whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. And tingnan po natin sa versikulo 28, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang, at bukas ako magbibigay. Gayong mayroon ka naman. Yeah. If you have power to help another people, if they ask, if so, 시구라도 they need help. That's why don't postpone. Kapag po lumapit, may taong lumapit sa atin, sigurado na sila ay nangangailangan. Kaya nga, huwag mong iantala. Yeah. If you postpone to help if so, tomorrow, your mind shall be changed. Kapag ito ay iyong ipinaantala, kinabukasan, maaring magbago ang iyong isip. And you will think, how to explain not to help. Likewise, your mind can be changed. At gagawa ka na lang ng mga palusot kung paano iiwas at kung paano magpapalusot. Kung ganito, magbabago ang iyong isip. In my Christian life, I repented isang beses. Until now, I don't forget isang story. Sa aking buhay Kristiyano, meron po akong nakilala at hindi ko makakalimutan yung kanyang kwento. When I became evangelist, I bought and prepared magandang Biblia. Tatlong ng Biblia. Magandang tatlong Biblia. Nang ako po ay naging isang evangelist, ako po ay bumili at naghanda ng tatlong magagandang Biblia. Isa ay para sa counseling. Kaya bawal, note. Clean Biblia, I needed. Yung isa para sa counseling, kaya bawal itong sulatan. Kailangan ito'y maging malinis. And isa ay para sa studying and recording sa Biblia. At yung isa naman ay para sa pag-aaral at pagsusulat sa Biblia. And isa ay para sa later. At yung isa naman ay reserba para sa darating na panahon. At the time, isang evangelist asked, can you give me isang aklat because you have three Biblia? At nung panahon na yon, may isang brother na nagsabi sa akin, pwede bang ibigay mo sa akin yung isang mong Biblia? Dahil mayroon ka namang tatlo. Actually, when I have same Biblia, when I have counseling, I can open easily because Bible verses are located the same place. That's why I don't want to give it. Sa katunayan, kapag ako ay mayroong counseling, iyon ay nananatili sa isang lugar lang. Kaya madali ko itong nahanap at nagagamit. Kaya ayaw ko sana itong ibigay. And then later, I'll realize these verses. At kalaunan, naunawaan ko ang talata na ito. That's why I repented. I was so sorry sa harapan ng Panginoon at sa evangelist. Kaya ako po ay nagsisi at ako po ay labis na humingi ng tawad sa Panginoon at sa evangelist na iyon. Tingnan po natin sa versikulo 27 and 28.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is the power of your hand to do so. Do not say to your neighbor, go and come back. And tomorrow I will give it when you have it with you. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay. Gayong mayroon ka naman. Yeah. Likewise, if you have a power to help another people physically, if so, we should do. Kagaya po nito, kapag kayo po ay mayroong kakayahan na tumulong sa ibang tao, dapat po ninyo itong gawin. And second, spiritually also, we need to help another brother, another people. At ganun din po sa spiritual, kailangan po nating tulungan ang ibang mga tao. Kaya ayon sa inyong position sa katawan ni Jesu Kristo, yeah, you need to help another people spiritually. Kaya po, ayon sa pagiging position ninyo sa katawan ni Kristo, kailangan po nating tulungan ang ibang mga tao. Tingnan po natin, buksan po natin sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 16. Buksan po natin Efeso chapter 4, verse 16. Efeso chapter 4. Brother Jonathan, kasama. Salamat po. Efeso chapter 4 verse 16. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Tingnan po natin sa versikulo 16, nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Dito, tingnan po natin sa pamamagitan ng bawat litid. Sa ating katawan by tilid. Ang mga tilid ay importante sa ating katawan. Sa ating church ayon sa inyong position. Bagong brothers and sisters wa leaders team leader, ayon sa inyong position, my role bilang anak ng Diyos. Kaya, kapag tayo ay faithful and full of the Holy Spirit, kayo ay kumikilos, bayos. Kaya po kapag tayo ay matapat at puspos ng banal na espiritu, tayo po ay makakakilos ng mabuti. When you keep your position properly and when you are full of the Holy Spirit, you can deliver ang kalooban ng Panginoon mula sa ulo, you can deliver sa ibang brothers and sisters. Kung iniingatan po natin ang ating posisyon at tayo ay puspos ng banal na espiritu, maihahatid po natin sa kanila ang kalooban ng Diyos mula sa ulo papunta sa ibang mga brothers at sisters. Kaya sa ating church, ang mga leaders and ang mga brothers and sisters na ligtas long time ago, you are so important sa ating church. Ayon sa inyong salita and behavior, bagong brothers and sisters can follow and learn.
ayon po sa inyong mga pananalita at sa inyong mga pag-uugali, yung mga bagong mga brothers and sisters ay matututo at magagabayan. Halimbawa, kahit leaders pero sa ating fellowship hindi tumalo, kung ngayon bagong brothers and sisters can think, likewise I can have a Christian life. Kagaya po nito, kung yung mga leaders, kahit po mga leaders ay hindi dumadalo sa mga fellowship, yung mga brothers ay yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters ay iisipin nila na magiging ganito lang din yung aking buhay Kristiyano. Ating church hanggang ngayon, dahil faithful brothers and sisters na ligtas, mga brothers and sisters na ligtas, they are faithful. That's why another brothers and sisters, after they were saved, they learn and they follow. That's why we can preach the gospel, spread and strongly until now. Hanggang ngayon po, dahil po sa ating mga matatapat na mga brothers and sisters, nagagabayan po ang mga newcomers at sila ay nananatili sa church. Kaya nga po, tayo ay patuloy na nakakapangaral ng ebanghelyo ng may katapangan. In ancient time, when apostle preached the gospel, once 3,000 people and 5,000 people were saved. Dahil brothers and sisters were faithful and they were full of the Holy Spirit. Noong mga unang panahon, kapag ka ipinapangaral ng mga apostol ang ebanghelyo, 3,000 hanggang 5,000 mga tao ang naliligtas dahil ang mga brothers and sisters ay matatapat at puspos ng banal na espiritu. Buksan po natin sa mga Gawa chapter 2. Tingnan po natin mga Gawa chapter 2. Mga Gawa chapter 2 verse 41. Mga Gawa chapter 2 verse 41. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ancient time, once 3,000 people were saved because brothers and sisters were faithful. Nang unang panahon, minsanan may 3,000 mga kaluluwa ang naligtas dahil ang mga brothers and sisters ay matatapat. Bakit po ito ay posible? Tingnan po natin sa versikulo 42. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol lang tinapay at sa mga panalangin. Dito, we can find out ang mga sikreto. Maraming kaluluwa ay naligtas sa panahon yon. Dito, tingnan po natin sa versikulo 42. First, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin, they learn the word of God from apostol. Ibig sabihin, natutunan po nila yung salita ng Diyos mula sa mga apostol. And sa pagsasama-sama, my fellowship, and sa pagpuputol-putol ng tinapay, ito ay also fellowship. Sa fellowship, may pagkain. Why? Kailangan pagkain. Dahil kung sila ay sobrang gutom, kung gayon, they could not have fellowship spiritually also. Dahil espiritu at katawan ay related. Bakit po may pagkain? Dahil kung sila po ay gutom, hindi po sila magkakaroon ng maayos na fellowship. Dahil ang katawan at ang espiritu ay may relasyon. And when we enjoy pagkain sama-sama,
Kahit bagong kaluluwa brothers and sisters, they can be familiar with another brothers and sisters. At kapag tayo po ay nag-e-enjoy ng sama-sama sa pagkain, kahit po yung mga bagong brothers and sisters ay magiging familiar sa mga brothers at sisters. That's why they meditate the word of God. And they had a desire, sincere heart in fellowship. Kaya po nagagawa nilang magbulay-bulay sa salita ng Diyos at magkaroon ng tapat na puso sa salita ng Diyos. And tingnan po natin sa huling bahagi sa mga panalangin. May sincere prayer. May sincere prayer. At kaya araw-araw maraming kaluluwa ay naligtas. Once 3,000 people were saved. At sila po ay may pananalangin, tapat na pananalangin. Kaya nga po, minsanan 3,000 kaluluwa ang naliligtas. Tingnan po natin sa versikulo 47, sa huling bahagi, idinaragtak sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Naunayin po, brothers and sisters. Sa katunayan, Philippine Life for the Mission, ating church ay follow sumunod mga nilalaman na ito. Sa katunayan po, ang ating church, ang Philippine Life for the Mission, ay sumusunod sa mga nilalaman nito. Brothers and sisters, buksan ng church news dito, for salvation of soul every day, ano ang kailangan? Number one, every day Bible meditation. And number two, every day individual prayer. And number three, every day fellowship yearning. And every day individual evangelism. Dito po nakalagay sa ibabang bahagi po ng ating church news, para sa kaligtasan ng mga ng kaluluwa, kailangan po una, araw-araw na pagbubulay-bulay ng Biblia. Pangalawa, araw-araw na pananalangin ng personal. Pangatlo, araw-araw na pagnanais sa fellowship. Pangapat, individual na pag-evangelize. Araw-araw, if you meditate the word of God, sigurado our faith shall be strong. Araw-araw po, kung magagawa nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, yung pananampalataya po natin ay siguradong magiging malakas. If so, we can know the will of the Lord more. Kung ganun, sigurado pong malalaman natin yung kalooban ng Diyos ng higit pa. Kung ngayon tayo ay maaaring magtiwala sa Panginoon, higit pa. And every day, if we have individual prayer, if so, our soul can be clean and we can rely on the Lord more. At kung araw-araw po tayo ay individual na nananalangin, ang ating kaluluwa po ay magiging malinis at tayo po ay higit na aasa sa Panginoon. And every day, if we have a sincere heart to have a fellowship, if so, sigurado, we can love brothers and sisters and we can be united upang ipangaralang ebanghelyo. At yung ikatlo po, kung araw-araw po tayong nagnanais, matapat na nagnanais para sa fellowship, ay matututo po tayo mula sa ating mga kapatid at tayo po ay higit na magkakaisa upang ipangaral ang ebanghelyo. And every day, if we evangelize individually, sigurado our church shall be prosperous more. At araw-araw, kung tayo po ay individual na nag-evangelize, yung ating church ay higit na lalago. Noong Linggo, may District 4 Bible Seminar,
I'm so thankful because Brother Jean Sheet has evangelized and some kaluluwa ay naligtas. Nung nakaraang linggo po, nagkaroon po ng District 4 Bible Seminar at nagpapasalamat ako sa mga brothers and sisters at may ilang mga kaluluwa po ang naligtas. Actually, we have Grand Bible Seminar, District Bible Seminar, Home Bible Seminar. Actually, every day, brothers and sisters invite and evangelize individually. We can serve the Lord properly. Sa katunayan, tayo po ay mayroong Grand Bible Seminar, District Bible Seminar, at mga bahay-bahay na Bible Seminar. At kung tayo po ay mag-evangelize ng mga tao araw-araw, kung ito po ay ating pagsisikapan, makakapaglingkod po tayo ng maayos sa Panginoon. For Grand Bible Seminar and District Bible Seminar, we need preparation and prayer. And then, we can conduct Grand Bible Seminar and District Bible Seminar kasama ng pag-ibig at pag-sisikap. Para po sa Grand Bible Seminar, sa District Bible Seminar, kailangan po nating maghanda at kailangan po nating manalangin. Kung ganun, magagawa po natin ito na mayroong kasamang pagsisikap at pag-ibig. Halimbawa, tomorrow, if there is a Bible Seminar, Grand Bible Seminar, kaya isang kapatid, invite isang kaluluwa, bukas by Bible Seminar, I would like to invite, can you join? If so, walang oras and walang preparation, that's why it's difficult to evangelize. Halimbawa po, bukas na yung Grand Bible Seminar. Pagkatapos ngayon tayo mag-iimbita ng mga kaluluwa. Kung ganun, wala pong sapat na paghahanda para po sa Bible Seminar. However, next month, we have Grand Bible Seminar and speak of blah, blah, blah. Kaya, can you attend likewise? If you invite another people, if so, they can prepare and they can promise. Because not tomorrow, next month. Pero kung mag-iimbita po tayo ng ganito, sa isang buwan, meron kaming Grand Bible Seminar. Ang tagapagsalita ay si Pastor Ganito. Kung ganito po ang ating pag-iimbita, ay mas magiging epektibo dahil sila po ay makakapaghanda. Dahil ito po ay sa susunod na buwan pa. However, individual evangelism, yeah, you can do anytime sa inyong bahay o sa ating church. Ganun pa man po, yung individual na pag-evangelize ay magagawa natin araw-araw sa ating mga tahanan o sa ating church. Yeah. That's why sa pamamagitan ng individual evangelism, let's conduct Grand Bible Seminar and District Bible Seminar. At the time, we can invite them who watched the Bible Seminar individual. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng individual na pag-evangelize, maiimbitahan natin sila na para po sa Grand Bible Seminar o sa District Bible Seminar, sila na mga nanood na ng Bible Seminar ng individual. I made this our remind sa pamamagitan ng mga kawa, chapter 2, verse 42. Mga kawa, chapter 2, verse 42. Kaya, brothers and sisters, paki read and meditate these contents. Ginawa ko po itong mga paalala na ito sa pamamagitan po ng Gawa chapter 2 verse 42, kaya pakiusap po, pagbulay-bulayan niyo po yung mga nilalaman nito. Yeah. For salvation of soul every day, ano ang kailangan po? Number one, sabay-sabay,
Basahin natin 3 2 1 number 1 everyday bible meditation number 2 everyday individual prayer number 3 everyday fellowship yearning number 4 everyday individual evangelism 바람이 살아마포 we are considering tungkol sa biyaya ng Diyos. Ngayon po ay pinag-isipan po natin yung tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang buhay na isinusukli sa biyaya ng Diyos today tungkol sa tulong ng Diyos. Ngayon po ay pinag-aralan natin yung tungkol sa pagsukli sa biyaya ng Diyos tungkol po sa tulong mula sa Diyos. That's why patuloy meditate mga awi chapter 116 verse 12 ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin araw-araw maraming salamat sa lahat ng brother Jane Sheeters manalangin po tayo Maraming salamat sa iyong biyaya. Kami ay nag-aral tungkol sa salita ng Diyos, lalo-lalo na ang biyaya ng Diyos. Pakiusap, samahan ninyo po kami upang maglikod ang Panginoon patuloy. And araw-araw, ang mahalagang kaluluwa ay malilitas. Kaya sa pamamagitan ng natitirang buhay natin, let us glorify you. And pagkatapos ng sermon, pakiusap, samahan ninyo po lahat ng brothers and sisters upang pagkaroon ng fellowship. And nananalangin kami para sa mahalagang kaluluwa upang baligtas patuloy. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.